Marami ng gabing hinihintay, hintay ang pagbabalik mo. Sa ulilang bahay, di ka dumarating. Ang pintong bubuksan, nananatili leader ng mga cause-oriented group ang natagpuang patay. Kasama sila sa limang dinukot sa Nauhan, Mindoro Oriental kagabi. Hinala ng mga militante, militar ang may takana nito. May Human Rights Fact-Finding Group ng Karapatan na dinukot kagabi sa Nauhan, Mindoro Oriental. Ito po ang gang na ginagamit ng 204th Brigade. Dito sa Maynila, ito ang mga bangkay ni na Eden Marcellian at Eddie Gumanoy, ang dalawang human rights activists na napatay sa Oriental Mindoro. April 21 ang mapatay itong dalawa ng dukutin. Mga sundalo ang kaagad itinurong responsable, partikular ang Infantry Brigade, sa pamumuno ni Colonel Jovito Palparan. Bagamat nagpakilalang sibilyan ang mga dumukot at pumatay sa dalawang biktima, tiyak daw na may kinalaman dito ang 204th Infantry Brigade na nakabase sa Mindoro. A very crude effort, no, na i-camouflage sila yung pagiging military nila. Masasabihin lang, hindi kami militar. Ayon sa mga militanteng grupo, mula noong May 2001, 29 na mga miyembro at leader na ng mga grupong bayan, karapatan at bayan muna ang pinatay sa Mindoro Oriental. Nandito na kayo. Sa orientasyon, ang bababa ay si Ate Eden, ako, yung dalawang tagawad, at si Kapitan Morong. Okay. Bababa na kami. Kapitan Morong, patinansya po kayo. Punta po kayo dun sa Kubol. Sige po. At pagkatapos ay umupo na po kami dito. Si Kapitan Morong at si Gagawad, dito po kayo, dun po sila na, sa bandang kaliwa po sila umupo. At si Ate Eden ay dito banda umupo. Ako po ay dito umupo. At si Nanay Fe, dito po umupo. Diyan po kinuha yung logbook na ginamit po sa amin. At ayun nga po, pinapirma na kami. Tapos kasabay din nun, kumuha po siya ng litrato galing po dyan. Tapos umikot din po siya dito. Hindi, dito po, litrato po ako dito. Kumuha rin siya ng litrato dyan. Tapos kumuha pa ng isa uli ng mas malapit dito. Kumuha pa uli ng mas malapit dito. Kaya sa iba't ibang halos. Tsaka dito. Kumuha rin po siya ng litrato. Pagkatapos ito, saan ka tumuloy? Nagpunta na po ako doon sa
Tapos, sabi ni Ate Eden, kailangan daw ano, ipasok yung jeep. Ayun nga po, pagkaparada ng jeep, iniwan ko na sila Ate Eden, sila Nanay Fe, at yung isa pang kagawad. Tapos, umuwi na ako dito sa jeep. Dito ba mismo? Ganyan po. Ay, kapaligan na dyan, ano na? Dalawa yung ATC na dito. Tapos, mamaya-maya may lumapit na na nagpapalago. Patapos nun, nung dumating na siya dito, sabi niya sa amin, pwede ba kayong picturean? Tapos sabi ni Kai Eddie, para saan yung picture? Para po sa file namin. Ay, kung mara picture lin lang, marami akong picture. Sabi niya, kumuha ka sa Solcom, marami akong picture sa Solcom. Ganyan pa ang pagkakaulog nyo lang? Oo, ganyan. Ganyan, ganyan. Itong nasarap, ganyan, ganyan. Oo. Takuha na. Pagkatapos noon, sabi ni Kai Eddie, sige, picturean mo kami. Tapos pinicturean na kami, tapos sabi ni Kai Eddie, baka naman mamaya, pipicturean nyo kami, tapos papalabasin yung NPA. Sabi nung militar, hindi naman lahat. Ate Eden, na wag nyo itago yung mukha nyo nung pinipicturean kayo. Kasi nasa legal, tayo sa karapatan eh. Ni Ate Eden, kung magkano? Magkano isa? Sabi niya 60 pesos. Tapos, 60 pesos mula Pinamalayan hanggang Kalapan. Tapos, tumawag ulit si Ate Eden kay Mayor Alvarez. Tinatanong si Mayor Alvarez kung may nakasakyan. Sabi niya, ay wala. So, sabi ni Ate Eden, sige Mayor, salaman kami nilang mahalo ng ayos. After noon, wala si Kagawad. Oo. So, parang gano'n. So, walang mahiram ako. Ayun yung sinyalis na walang makuha ang sasakyan. Tapos, pagkabanggit na wala nga sasakyan, tumayo na kami kagad. Tapos, ang naalala ko, huling-huling sumakay sa bahay, ay, nalikod pa siya sumakay. Kasi nga, nagbibiruan kami na gabi na, baka kayo ma-ambush mo sa harap. Kasi siya yung unang mamatay. Mula saan? Sa anong posisyon ng jeep? Dito nakanguso. Basta yung harap niya, yung driver niya. Opo, pag-ganyan. May mga bato dito. Bato, anong klase? May nakikita ba kayong pamilya? Mas malalaki. Hit-hit nila yung bato, saka yung kahoy. Napipit ba nila yung bato? Yung kahoy para po ba siya sa kalat? Pero nung hinarang kayo at tinlockdown kayo, hindi niyo pa sila nakikita. Nung lumapit pa lang, sabay. Pag nung lima dyan, lumabas na rin yung lima dito. Anong ginawa nila muna? Bali nagtayuan dito. Saan? Dito mismo. Dito? Yung tatlo, oo. Bali nag-usap pa yun eh. Tapos yung isa nandun. Yung nasa likod, anong itsura niya? Anong suot niya? Anong dala niyang baret? Bali mahaba, tsaka naka... Isa-isa lang? Yung muna? Yung halos lahat. Halos lahat? Oo. Tapos may panyo dito. Lumilipot na si Christine doon dahil binuksan na to eh. Binuksan na to. Tapos bukas na yan. Okay, bukas. Tapos hinahanapan ako ng cellphone. Sino unang pumasok? Nandito. Saan siya po? Pumasok isang armadong lalaki. Pumupok sa akin eh.
Gumanyan ba siya? Gumanyan ba siya? Yung isa nauna na pala doon sa likod. Nandito na agad yung isa. Bago pa yan. Yung nagtawag na cellphone, yun yun. Pasok. Nakatayo siya dyan. Dito lang siya nakatayo. Dito na, nakatindig dito, nakaganyan. Hindi, pasok. Pasok ng kalating katawan. Pasok. Hindi ba, pasok pa. Pumasok ka. Yan. Tapos nakapit ka dito. Sige, sino muna nagsalita? Ano sinabi niya? Putangin ang sasarap ng buhay niyo. Tapos putangin ang mga bahay mo ng mga komunista kayo, ubusin namin kayo. Ikaw, ano naalala mo? Naalala ko nung sarili ko, hindi ako napayo ko nun eh, nakapagano'n ako. Kaya yung bumato sa akin ko pa gano'n, pasubsub ako, sinabunutan ako pa ganyan, hinapit ulit pa pa gano'n ito. Siya mismo. Mag-cellphone dyan, at pag nakita namin sa bag na okay namin, yun ang una na yung patayin. Kaya kinuha ko ng cellphone ko eh. Sabi ko, sir, ito ang cellphone ko, low battery to. Sabi sa akin eh, ang pinang mo, ikaw una yung patay pa kaya. Normal na pakanamdamdam. Ngayon na ano ka lang, basta nakakabahan ka lang. Ibang-iba eh. Parang ang late-late na naman ang Christmas trailer eh. Parang naglalaro ka. Takot tsaka yung pangamba dahil nakita ko na yung pinagdalaan sa amin talaga nakita mo walang katao-tao napakadilim pa ng kapaligiran. Tapos sabi sa kanya ng Armando, lumabas ka na dyan, kundi babariling kita dyan sa loob. Tapos sabi niya, ano pa si Ate Eden na, paano ko bababa eh, may nakaharang yung upuan. Tapos tumayo na rin. Si Ka-Eddie, uwi, Ka-Eddie. Si Ka-Eddie ba hinanap o sumunod na lang siya ng tusa? Lagpas niya dyan, parang may kumuha na sa kanya. May kumukuha na sa kanya. Susunod. Sige, pakimuesto. Paano ba? Paano siya nakahiga? Nakaharap yung mukha niya sa gulong. Yan siya lang kayo gaya nun. Dito ko na dalawa nakaluhod eh. Anong ginawa kay Eddie? Saan siya pinalian? Paano? Patalikod o paharap? Meron ba kayo narinig o naramdaman na ginalaw sila, sinaktan, minura o naman? Si... Sasalita. Si Kuya Eddie talagang ano na. Hindi na nga gano'n nagsaselta, tapos nangihingi talaga ng tubig para dun sa gamot niya. Kausapin lang. Dahan-dahan lang. Kakausapin lang. Ilang minuto? Oh, sino si Eddie? Yung isang minuto, dalawang minuto lang. Yung tanong, sino si Eddie? Sino si Eddie? Dahan-dahan lang. Ilang nilalayan lang dito. Tapos, pagkapuno ng gasolina, saglit lang. Pasukan mabilis yung mga armado. Tapos sa bukas na yung makina, andar na kami kagad. Thank you.
po nilang pagpatay sa aking asawa at kay Kaide. Hindi po nangangahulugan ng paghinto at pagtapos ng pakikibakan namin. Sila po ay inspirasyon namin sa aming patuloy na pagsusulong ng pakikibaka at hindi po malilimutan niya ng mamamayang Pilipino.